Hello, magandang tanghali sa ating lahat. So today is October 6, 2023. Yan. So may repair tayo dito, guys. Ah, ito siya. Baba natin ang ating camera. Ayan. So problem nito ay liquid damage. Na buksan ko na siya, guys. Natanggal ko na siya, no? Dumating ito nung September 18. Ayan, September 18 siya dumating. So liquid damage siya dito, guys, sa likod nito. Ito, may mga corroded. So, na-repair ko na yata ito dati, hindi ko lang matandaan. Or, hindi ko pa na-repair. Kasi may repair history na siya eh, nakita ko. So, may microscope inspection. Ayan. So, yan yung problem niya dito. Sa part na to. Ito yung repair history oh, parang na-repair ko na siya. Hindi ko lang alam, pero walang napan-checking dun sa ano, wala namang ano. Wala namang, hindi naman nagpa-repair sa akin. Or galing sa iba siguro. So, yan. Ito may liquid damage siya eh. Maka ultrasonic cleaner pa ang kailangan. Ito. Ano, may corroded siya. May-ari ko na ihian ang daga. Sabi nung may-ari, nasipa lang daw eh. Nasipa nung anak, tapos nag-glitches na daw. Yun ang sabi. Pero pang testing, guys, wala siyang glitch. No display siya. Tapos napansin ko dito, may liquid damage yung memory. Wala naman siya ibang tama. May mga gas-gas dito. Parang kinabkab ng daga. Oh, pati ito meron din. May mga crack. Ay, tama siya. Ayan, tama na ito. No display siya. Tinesting ko kanina. Ito naman eh. Liquid damage. Pero umiinit yung GPU chip niya, guys. Hindi ko lang alam kung ba't rin siya na-display. Possible dito eh. Dito yan. Yung pumasok. Tapos tinamaan yung memory sa likod. Kasi may memory to eh. Eto. Yan o. Lampasan eh. Eto siya. Tama din dito. Possible. Sira tong memory na to. Hindi siya umiilaw ang numlock. Yan, wala naman tama dito eh. Sa testing natin, pakita ko sa inyo. Yan, so wala siyang display kanina. So testingin natin ulit. Yan. Umiinit siya eh. Yan. Umiinit naman siya, guys. Wala siyang display kanina. Ayan o, still walang display. Ay, ayun, no display. Blinking. Tapos ang keyboard, hindi na ilaw. Nakahang siya, guys. Ayan. Napatayin natin. So, tingnan natin nga, ibot natin ang onboard. Tanggalin natin ito. Magdi-display yung onboard. Baka nagalaw na naman itong memory, etc. Tayo natin. Minsan kasi ito nag-display. Pag nag-display yung isa, ibig sabihin na eh. Eh, patay pala. Tignan natin kung mag-display. Ah, nag-display. Talagang no display lang talaga itong video card. Okay, break na natin. Pagka ganito, ay possible. Kaya lang nakahang siya eh. Nakahang. Pagka ganito ang problem, umiinit yung GPU chip niya, guys. Kompleto sa voltage niya. So, tingnan natin. Kompleto. So, hindi ko pa na-tester eh. Tingnan natin ulit.
Mali, mali yung ano. Okay, try natin. Power on. Init siya eh. Hindi umiilaw yung namlock. Okay, meron tayong 11 volts here. So, ayan, may supply din. May bisok, may bicor. May 1 volts. May 1.8. Oh. Yan, mainit na. Walang namlock eh. Sira. Sira, ayan. Possible itong isa na itong sira. Ito. Kasi lampasan eh. So, ano na ito? Mayroon pa isang discarded dito guys. Ultrasonic cleaning. Yun ang the best dito. So, ultrasonic cleaning muna natin. Tapos try natin mamaya. Okay? So, wala naman siya ibang damage guys. May nawala lang na isang piyesa. Pero capacitor lang yun eh. Kahit wala siya, gagana po yan. Kahit wala yung capacitor na yun sa part na yun. Yan. So, may ano siya, complete yung voltage eh. Ito lang talaga yun. Nasaan na yun? Ito. Ito yung tama. Yun lang ang ano niya. Missing isang capacitor. Pero okay lang yun eh. Kahit wala, gagana yan eh. Ito. Ito yung ano isa. Tinamaan yung isa na ito. So, lampasan yung ano eh. Ultrasonic cleaning, ano siya, nalaman natin kung mabubuhay. Kapag hindi guys, hindi pa rin siya nabuhay. So, try natin i-remove yung ano, yung nasa likod nito ng memory. Kasi yun ang issue nakikita ko eh. Kasi liquid damage po siya. Doon siya. Siguro naihian ang daga. Basta may tama rin eh. Baka nasiritan siya eh. Hindi rin siyang ano eh. Sikwisik. Or else, ito pa, meron pa pala dito. Ano to? Nabasa lang. Or else, kung hindi ako nagkakamali, pero hindi din sa fixed reset eh. Malinis to eh. Ang issue dyan eh. Hindi naman dito. Kung ano, itong dalawa na to. Or 1, 2. Yan. 1, 2, 3, 4. So, palitan natin yan. Mukha kasi itong crack kasi ito eh. Taka ito. Crack, crack. Tapos ito parang may bangas. So, kung hindi na kasi yan gumagana, yung capacitor na apat na yan, no display talaga yan, kahit anong gawin. Yan. So, yun lang yung ano, napansin ko dun sa part na yan. Yan. Nakompleto naman kasi yung voltage natin eh. Yan. So, ultrasonic cleaning muna natin. Yan. Kasi siguradong lampas yung ano eh. Kasi ito, napansin nyo, basa ito guys. Yan yung tubig, lampas sa kabila. Ay yung pinakaliquid na yun, malapot po, kulay green. Possible yung ilalim nito. Kasi itong side na to, ayan no. Meron din siyang liquid. So, tatagilid natin siya. Sana hindi tinamaan yung ano. Ayan. Ayan. Parang mamasama sa ito ah. O, para tong... Okay. Masa. Tingnan natin yung... Oo, guys. Mapapalitan natin to ng ano? Memory. Tama yung memory, guys. Oh. Lumampas talaga yung ihi ng daga or liquid doon sa kabila. Ayan, nagputi. Pumuti siya. Oh. Kulay green. Hehe. Patay tayo dyan. Nagkulay green na pati siya. So,
Subukan natin sa ultrasonic cleaning. Kulay green siya eh. Ultrasonic cleaning muna, guys. Update ko kayo a few later. So, huwag na natin siyang record yung ultrasonic cleaning kasi ano siya, maingay yung ultrasonic eh pag na-record natin yan. Hindi rin maintindihan. Tapos, medyo matagal pati. Okay? So, update ko kayo, guys. Ultrasonic cleaning lang natin to. May tama yung isa. Kapag hindi, ano, palitan natin mamaya. Video natin din. Sama natin sa recorded na to. Na ano, yan. Okay? So, just wait for a while. Ayan, guys. Ito na yung update sa ating i-repair. So, natapos ko na siyang ultrasonic cleaning. Natapos, ultrasonic cleaning. Cleaning. Tapos na. So, hindi pa natin siya natitesting kung shawl ba siya. So, check natin yung sinisilip natin kanina kung okay na siya. So, by microscope. So, try natin. Microscope. So, malinis na siya. So, ito yung tinira natin, ultrasonic cleaning. Itong likod na to. Inano ko talaga siya. Talagang nilinis natin. Pansin nyo yung mga hole niya, yung mga butas niya. Medyo may barado pa yung iba. Pero, siguro okay na yan. Sinonic cleaning na rin naman natin yung ano eh. So, konting kot-kot lang ito. Masa na yun? Ito. Ayan. Tapos yung ito kasi lang yun eh. So, tingnan na yan. Medyo malinis na siya, guys. As you can see. So, malinis na tong isa na to. Ito yung tinamaan eh. Yung likod. Ayan. Nalinis na yung dumi niya ngayon sa ilalim, guys. So, mapapansin nyo. Hindi na siya kulay green. But may konti pa siyang dumi. Pero natuyo na siya eh. Ayan. So, kailangan nito karayom. Kinaskas ko na siya kanina. Pero, hindi ko masyado makita sa microscope. Kasi hindi ko siya maituwid. Pero pag tinignan dito sa side na to, yan, hindi naman na siya dikit-dikit. So, pag ganito kasi, masyadong ano yung layuan natin. Tignan natin. Paano ba ito? Hindi na kaya. Ganito lang talaga. Ano bang malayo? Hindi kaya. Malapit na to. Ayan. So, buka na lang naman eh. Hindi ko maano kasi gawa ng tumatama na yung ano eh. Tumatama na yung ano natin. Yan. Kahit pa paano. So, hanap ako ng karayom. Sukit-sukitin natin. Alam ko may karayom ako dito eh. Hindi ko lang alam kung saan ko nailagay yung mga karayom. Kasi pumili ako ng karayom eh. Ginagamit talaga yun dito sa pagre-repair. Siya kasi yung mas malinggit yung ano, pang tusok. So, nawawala lang yung karayom. Yun ang problema. Wala tayo masyado malinggit. Ito, try natin to. Oops. Naka-pull ito, guys. Naka-pull. Oh. Medyo magalaw lang siya, pero tagaan. So, siya naka
Oops. Malaki yung ating ano eh. Tawag dito. Ay, sakit sa likod. I think okay na to. Sana magumana. Ay, basa. Nagamit kasi pala natin pang ano. Kailangan kasi hindi basa. Ano bang kasi? Brush na lang. Kailangan hindi siya mabasa. So, tingnan natin. Kung mag-de-display, sana gumana. Okay. So may nakasalang na ultrasonic cleaning. So anin muna natin. Ayan. So testingin natin siya guys. So by HDMI tayo. So kanina, ang issue niya ay, hindi ko matandaan kung nakahang or nunam lock. Ayan, nunam lock yata kanina. Nakahang parang ganun. Hindi ko lang matandaan kasi may nirepair akong ano yun. Recorded din. So dalawa. Ay, isa pala. So hindi ko lang kung nakahang. So tingnan natin. Okay. Tingnan natin dyan kung alin magdi-display. Kung dito sa taas o dito sa baba. So, let's power on. Okay. Pan-spinning. Uminit ang GPU chip. Sana mag-display. Para okay. Naku, wala. Walang ilaw na. Uminit naman. Wala. Walang display. So, kailangan natin siya, guys, tanggalin. Itong isa na to. Wala eh. Walang display. Ayusin natin saksak. So, possible may tama talaga yan. So, stencil. Rebol tayo, rebol. So, try again. Power on. Hindi nakadali ng ultrasonic cleaning eh. So, tinudo ko na nga dito sa part na to yung isang IC na yun. Hindi pa rin nakaya. Wala, no display talaga guys. Ayan, so, no choice. And as you can see, no display. Power up. Tanggalin natin to guys. Ha. Subukan natin siyang i-rebol. I-rebol natin yan guys. Ito isa na to. Ito. Tignan natin. Kaya na to ng ano. Kasi may ano eh. May corroded. So hindi na muna natin siya papalitan. Kasi mas mapamamahal yung may-ari. Subok muna tayo sa rebol. So, rebol natin.
kaya na yan ng hater. So hot air. So baba, mga ano lang. 500 tapos kaya na ng 40. Pasensya na, inauwa ako. Sana madali natin, sayang. So, pag ganun kasi guys, sinusubukan ko siya i-rebull. Kapag hindi kaya, kasi sa tingin ko, hindi naman ganun kumalama yung sira. Nasira niya. So, medyo matagal lang guys yung pag-re-rebull ng ano. So, ay, isang piraso lang naman ito kaya. Siguro ito mabilisan. So, 43 lang. 500 tayo guys, yung degree. So, kasi yung pag video card, ano guys, matigas yung PCB. Yung matagal lumambot. Pag mga laptop, hindi pwede ang 500 degree. So, ang ano lang dito guys, reduce natin is yung air. Hindi masyadong bigla sa air. Ayan, tanggal na. So, tingnan natin kung anong itsura. Oops. Ayan. So. Ayan, guys. So, tingnan natin kung anong klase yung tama. Kung papalitan ba natin siya o hindi. So, microscope inspection. Ah, so, may init siya. Ayun, corroded nga. So, ay patay tayo dyan. Mukhang magpapalit tayo ng ano, memory. So, itama talaga guys yung memory. So, pansin nyo naman. Ito siya oh. Aha. Tinamaan ng liquid. Ha, parang kaya pang i-rebull ito guys. So, tingin ko hindi basta-basta ito masisira naman siguro. Subukan natin i-rebull muna. Ayan, no? Hindi naman sira yung PCB. Talagang corroded parts lang yung nasa ano. Tinamaan. So, tingnan natin dito kung pwede pa. Pwede pa. Nakakapit pa eh. Ayan, may lupa lang talaga. Tapos yun lang, nabalatan na nga lang dito. No problema dyan, nabalatan. Ito. Nalagyan pa natin yan ng ano. Subukan natin. Subok. So, removing. Okay. Okay, tingnan natin to. Okay, matanggal. Dumikit.
Sayang ano. Kasi ano lang to eh, DDR5. Kaya lang, parang damage na siya guys. Papalitan talaga to. So, hindi ko lang alam kung magkadikit siya eh. So, tingnan natin kung dikit siya. Kung magbaba, sir. Dikit siya eh. So, tingin nyo guys, kaya pa? So, tingin ko kaya pa yan guys. Kung nagtitipid ng client, kasi magtitipid yung client nito. Subukan muna natin, baka kaya pa. Ay. Kaya makuha. Patay, nabili ko yung teaser ko. Sa tingin nyo guys, mapapagana pa natin? Hindi ako makapag-decide ah. Kasi yung customer nagtitipid eh. Kaya pa yan? Kaya pa yan? So, magtitipid yung may-ari nito eh. Either hindi na niya na ipapagawa. Kasi kung 800 yung 1GB, di wala. Hindi papagawa ng may-ari. Kailangan kakapain din yung may-ari. 800 yung memory guys. Micron. Tingnan natin kung okay pa yan. So, I think okay pa naman yung PCB. PCB line niya. Pa to.
So, lalagyan ko lang ng ano yan. Na kaunting kaunting mas kaunting asin kaunti lang. Yan. Para hindi masyadong ano. Okay. Itong isa, so, lagyan muna natin yan dito sa tabi. Itong isa ay tingin ko kaya pa to. Magawa natin ng paraan, guys. Kailangan madiskarte para sa ekonomiya. Okay. Din. Ay. Tapos kunting tuyo sa ano. Kunting tuyo. Ito, okay na to. Ano ka na? Okay. So next, repolling. Okay, so I'm using DDR6. So kami tayo ng DDR5. Ay, hindi ka pala nakasikasan yung ano. Nakasikasan ko nga.
Dapat pala nalagyan ko muna nito. Kamali ako ah. May baliktad. DDR5. Okay. Well, let's go. So, ang size natin ay 45 mm. Oops, hindi nakalapat. Okay. Yung iba dumidikit eh. Pero ganun talaga, pwede naman yung ano ka na lang. Yan, so iaayos na lang natin siya. So, tayo-tayo lang. So, ganyan guys, makahirap mag-rebol. Kaya hindi siya mura. Kaya mapansin nyo kung sumingil yung iba, talagang mataas. Kasi mahirap din naman kasi mag-ano eh. Ganito. Tapos binibili din yung ano nito guys, binibili din yung mga ginagamit, stencil, etc. Ganun kahirap. Oops.
Nahuli. Nahuli pa natin siya yung mga missing. Para makompleto. Mabilis naman yun pag kompleto na ayaw magbitaw. Ah, hirap niya mag-alagay. Ayaw magbitaw. Ayan. So, wala, naka-place na siya lahat. Lalagay na natin yan sa ano? Sa main pad. Sa ating pad testing. Ah, tapos isilipin lang natin yan sa microscope. Kung okay na. Nasa na. Yan, dito. Lagay lang yan dyan. Tapos, mabalik na yung ano. Hindi na gamit. So, minsan natatapon din. Pero walang magagawa. Mahal ang investment sa ganito. Yan. So, ingat lang. Para di matapon. So, sa mga baya, ito lang ang gagamitin natin dyan, guys. Hindi na ako gumagamit ng ano. Ito kasi ay sapat na. Para yan ay kumabit. Habang lang tayo ng tweezer. Tsaka ano. Subuhay lang natin dito. Tapos, i-on ko siya, guys. Yan. Oops. Microscope. Mainit ito, guys. Ayan. Ayan, kaya na yan. Ayan, kumakabit na siya. Makabit yan. Ayan. Kita nyo, agas ako makabit sila lahat. Oops. Yung isa, ayaw kumabit. So, kailangan natin siyang kailangan pakabitin. Yun.
Hindi gumabit yung isa eh. Isa pa. Okay na. Tapos aahunin na natin siya. Palalabigin natin siya. So, pinapalamig ko lang dito sa vacuum ko. Tapos ipapatong ko dito sa aking cable. Ayan. So, ganyan lang pag ako nagre-rebol. Ayan. Tapos, siyempre, babalik na natin yan sa safety. Ayan. Gamit ang patay naman na ito eh. Ayan. So, dito lang natin lagay. So, may switch naman yan. Double switch yan, guys. Para for safety. Ayan. Tapos, tingnan natin to. Kung okay na. Ayan, as you can see naman, so okay na okay. Ayan, palidikitin na lang natin siya dito. Lalagyan natin siya na kunting na, medyo matagal-tagal lang ating ano, pero ganito, pinakita ko na lang din. Ganito lang ako pa nag-ano. Huwag lang guys kakapalan kasi pangit yung kinakapalan yung plugs dito. Maalog yan. Kung saan pupunta yung ano mo. Yung memory mo. So, kailangan manipis na manipis. Yan, talagang super nipis. Okay. So, as reference, sana ang dito, tama. Ayan guys, perfect na. So, dito yung pin 1. Okay. So, hot air na lang. Ayan, so balik tayo. Ito na yun. Ito na yung pinaka-main event. Hot air. So, 40 lang yung air ko, guys, na gamit. Ayan, tapos 500 yung aking ano, temp. So, okay lang naman yun. So, kailangan mo lang din tansyahin kung ano yung tinatawag na time per seconds. Ayan. Kung siya ba ay dikit na sa ganong katagal na ano. So, ano yan? 1 to 3 minutes. Pwede. Gas na siya. Okay na.
bibigyan natin siya, guys. Tapos ite-testing. Mabilis lang to, guys. Testing lang. Palalamigin lang doon sa electric pan. Tapos habang ako'y nagre-reply ng mga customer din eh. So may stress test tayo doon na nasa na yun? Sa bench. Yan. May running doon, guys, na for stress test. Tinitesting yun kasi malayo yun yung Batangas. Yeah, so wait lang natin for a while para lumamig yung ating ginawa. Ah. 6 p.m. Update natin yung mga customer. Dami nag-chat, guys. So, kailangan ko siya lang replyan. Dami nag-ana dito. Ask ko lang magkano pong pa-check ng video card. Yan. So, dami nag-ano. Nag-inquire. Ready natin dito for testing. Malamig na kaya? May net pa. So medyo hot pa siya. Pag hindi gumana, guys, eh papalitan na lang natin. So no choice tayo. Ganun talaga pag ayaw gumana, edi sira. Okay. So, testing. Testing kung papasa. Pag umusok, ay di usok. Yan. So, lagamitan natin ang GMI. So, testing. Tayo. Kailangan mag-display siya. So, let's power on. Okay, power on. So, checking. Oh, no display pa rin. So, sira talaga, guys. Still no display. Yun lang. Sira, guys, yung ano. So, papalitan natin talaga. Try kong reflow. Try natin i-reflow. Isa pa. So, ganito talaga. Minsan ay hindi success. So, malakas ang kutub ko, guys. Dito lang yun kasi kita naman may tama talaga eh. So, reflow ko muna. So, less option. Minsan kasi, guys, hindi nakapit lahat. Kaya kailangan ng init. May init ah. Na siya. So, testing natin.
For the last time, kung hindi gumana ay papalitan. Alam, magagawa. Pa-update ng customer kung papayag. Kasi hindi napayag yung mga customer minsan. Kasi sabi ko pati nung may-ari kung mas saan daw mas makakamura eh. Kaya tinitesting muna natin ano. Pag hindi, ay palit talaga. Update natin yung ating customer. So, yan talaga. Medyo mahaba ang ating live repair. Ang ating live repair tuloy. Ang ating repair na to. Para para makita nyo lahat. Pati pagre-revolve ko ano yung minsan ginagawa ko yan. Kasi sa lahat ng mga... Actually, nasama na yun sa ibang mga video natin yung pagre-revolve. Nagkataon lang na ngayon lang ulit tayo nag-revolving ng ganyan. Kung napapanood nyo lahat ng mga videos natin. Lahat ay nandiyan na yung mga tips, techniques, tinuturo ko sa mga video ko. Yun, minsan tinatanong pa kasi. Kasi siya lang pinapanood. Dapat lahat, collect data lang. Dapat ganun. Para maging mahusay sa pagre-repair. Yan. Wala, dami pa ng tanong ng tanong sa akin. Yung lalo yung mga technician. Meron dito eh. Technician, nag-chat sa akin yun. Ang kulit eh. Actually, nagtanong na siya before. Nakadalawang tanong na siya. Ayun, di, siyempre, tinutulungan natin. Ay, kaya lang, makulit. Tanong na tanong. Aubos yung oras ko. Ay, sa dami ng customer ko na pumapasok. Agaya nito. Ang dami. Eh, haba ng pila ko doon sa likod, guys. Ay, 34 person niya nandito. So, kailangan, ano rin, hindi ko kayang ibigay lahat ng oras ko sa ibang tao. Sa mga nagtatanong lang na regarding sa repair. So, kailangan ko din kasing kailangan ko din gamitin yung oras ko sa mga customers na magpapagawa. Kasi yun, iba nagtatanong, technician lang. Hingi lang ng tulong. Madami namang mga forum na makatutulong sa kanila. Yun, doon na lang siguro sila mag-ano. Ako kasi ay super daming ginagawa. Super dami customer. Yan. Kailangan tulungan sa mga customer ko. Okay. So, let's see. Kung kagana. Kapag hindi, I know choice, guys. Update ko kayo ng stress test. Yan. So, papalitan natin. Yan lang yan. Sa lakas kutob ko na yan. Okay. So, malamig naman ah. So, tingnan natin. Power on. Yan, nag-display, guys. Ayan, oh, umilaw. Ah, yayos. Ayan, ganun lang kasi siya minsan. Ayan, okay na. Ayan, display tayo. Ayos, no display. From no display. Ayan, as you can see. Ayan, ganun lang ang, ano. Minsan kasi, yung siyempre, hindi minsan naglalapat lahat. Yung mga balls. Hindi lahat naglalapat. Yan. Minsan kasi ganon. So, pag ganon, try mo ulit. Reflow. Kalog-kalog. Yan. Ganon lang. Para try and try. Yan. Until to succeed. Yan. So, okay na, guys. So, success. Tell lang thumbs up dyan, guys. Success po ang ating repair. Okay. Stress test na lang ito, guys. Kasi ito ay no display. Nung unang video natin sa unahan, sa unang video natin na to ay nakahang siya. No numlock, no lights, pero nakadetected. Detected siya. Yeah. Ibig sabihin, no numlock, nakahang. Ibig sabihin, either hindi nababasa yung GP, yung memory, kasi complete voltage. So, yun guys, success ang repair natin. So, hindi sayang. So, lagyan ko lang ito ng isang capacitor. So, yun lang naman yun. Yan. Okay na ito, guys. So, haba na nating video repairs. Itong so, lampas mahigit sang oras na. So, hanggang dito na lang, guys. Sa mga bago pa sa atleta sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment, and please share to others. Okay? So, thank you for watching. See you in the next repair. Bye!